Ang aklat ng Isayas. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isayas na anak ni Amoz tungkol sa Huda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Bumalik nga sa Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala roon ang hari ng Assyria sapagkat sinasalakay nito ang Libna. Kaya doon siya tumuloy. Nabalitaan naman ng haring ito na lumabas na ang haring Tirhaka ng Ethiopia upang sila'y salakayin. Kaya nagpasugo muli siya kay haring Hezekiah upang sabihin dito, "Huwag kang palinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi masasakop ng hari ng Assyria ang Jerusalem. Alam ninyo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa ibang mga bansa. Winasak silang lahat. Kayo pa kaya? Hindi nailigtas ng mga Diyos sa mga bansang winasak ng aming mga magulang. Nariyan ang Gozan, Karan, at Reseph. Nariyan din ang mga taga Eden na nasa Telasar. Nailigtas pa sila ng mga ito? At nasaan ang hari ng Hamat, ng Arpad, ang hari ng lungsod ng Sepharvaim, ng Hena, at ng Iva?" Kinuha ni Hezekiah ang sulat na dala ng mga sugo, at pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Isinanggunin niya ito kay Yahweh, at siya ay nanalangin, "O Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, lumikha ng langit at lupa. Ang inyong trono ay nasa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Masdan ninyo ang aming kalagayan at lingapin ninyo kami. Narito ang liham ni Sennacherib na lumalapas tangan sa inyo, ang buhay na Diyos. Tunay nga, O Yahweh, na winasak ng mga hari ng Assyria ang lahat ng bansa. Sinunog nila ang Diyos ng mga ito, sapagkat ang Diyos nila ay hindi tunay. Mga bato at kahoy lamang nagawa ng mga tao. Kaya iligtas mo kami, Yahweh, o aming Diyos, sa kamay ni Sennacherib, upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang tunay na si Yahweh."